Yo, yo, what's up mga kayokabs natin yan? Ito po ang inyong lingkod, Lekim Lekim, na maghahatid po ulit ng silip, giya at race analysis ko para po sa araw ng Biyernes, May 21, 2021. Mayroon po silang 7 races na nakahanda dito at start time 4:30 PM. At yun nga po, medyo mainipis po yung lineup nila. Kasi ngayon lang ulit sila ulit nakapagpakarera. Napahinga po nitong mga last month dahil nga po sa MECQ tsaka ECQ ng ating bansa at ating mga lugar. Sorry, medyo ano lang, mabainit kasi pag dito kinapos na konti. Yun nga po, sana po bumalik na yung dating ano system ng Santa Ana para lalong marami na pong mga bayang karerista natin ang manaya. Kasi yung iba po talaga hindi hugan na na yung Santa Ana. Unang-una sa OTB po operation, tsaka po sa pagdito sa balancing ng pagdito ng gross nila. Pero alam ko naman po na unti-unti po maaayos ng Santa Ana Park yan para po ulit bumalik yung sigla ng mga bayang karerista sa Santa Ana. At yun nga po, bago po ako mag-start ulit, gaya ng lagi kong ginagawa magsha-shoutout lang po muna ako ng mga tropa, kaibigan natin dyan. Unahin ko na, Carrera sa Pinas, shoutout sa'yo. Carrera Diary, Alansky Channel, Starsky Cruz, medyo nabulol na naman. Starsky Cruz ni Sir Takeshi Cruz, shoutout po sa inyo. Eddie Boy Guerra, shoutout din sa'yo. EG Toy Pits Guerra, at Vince Palos Nugid, shout out sa'yo bro. Kamusta na? Medyo din tayo gana nakakapag-usap. Busy ka kasi ano, sa work. At pasalamatan ko din yung mga FB groups na nandun po ako. Balitang Karera United, Burning the Track, JG Grupong Karerista, Online Betting, Sakto Info Gia, From Gate to Wire, Gate Splice Back, Pinoy Henyo, Bayang Karerista, Tahanan ng B6 at Larga FB Group. Maraming salamat din po sa Tipsy Race and Review kay Sir Fred. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aming mga YouTube tipsters po, sa pag-share ng aming mga giya sa mga bayang karerista. Maraming salamat po sa inyo at God bless po Sir Fred. At yun nga po, shout out ko din Sir Carlo Coronado, Sir Renato Casinto, Chuck Bintan, Sir Sunny Nicandro, Sir Francis Tonido, Sir Jetro J. Magat, Sir Raven Herrera, shout out po, magandang hapon. Shout out ko din si Jesus Sugano, pa shout out daw po kay Brian at sa asawa niya na si Judy ng Barangay 4, Caloocan City. Shout out sa inyo. At habatiin ko lang po ng belated happy birthday si Boss Glenn Pataw, pabati mula kay EG Toy Pits Gera. Belated happy birthday po Sir, God bless po sa inyo lahat. Kaya ano pa nga ba ang inaantay natin mga kayokabs? Tara, puntahan na natin yung karerang gaganapin bukas sa Santa Ana Park. 7 races, medyo manipis lineup tingin ko sana kayang-kaya natin to, sana makachamba tayo para pagdating ng Sabado at Linggo ready na tayo sa Commissioner's Cup po ata sa Sabado tsaka yung PCSO Maiden Race sa Linggo. Kaya pahinantay natin. Let's go mga kayokabs. Ito po, race number 1 po tayo, winner take all race 1 hanggang race number 7, 1300 meters po distansya. Meron po tayong 7 runners dito. Isa po itong Pilracom rating base class 4, 28 to 33 split bracket. Dito po sa karera na to, ang aking first choice ito, umintado na to nung huling mga takbo nito, number 4, Speak Easy, nasakay ni RC Baldonido, lamang po siya sa preba, 1.19 punto sa is, medyo angat siya ng konti sa mga kalaban niya dito, tsaka dito tumatakbo na maganda sa Santa Ana, dito po ata ito nakakwadra kung hindi ako nagkakamali, o siguro baka nailipat na din po, kaya siya ang aking first choice. Ang second choice ko po itong number 3 na tingin ko magdadala na ng bandera. Mukhang tingin ko solo tagato dito.
Wala akong nakitang ganong matulin. Halos lahat ng kalaban niya ay puro disunod lang tsaka dirimati. Number 3, Botais and Charm, nasakay ni RM Adona. Last time around, talo to dito kay Hikonikus. Medyo nakapitan kasi sa unan to, pero sa pagkakataon na to, tingin ko eh baka siya makasolo taga. Eh alam naman natin itong mga kabayo ni Sir Nicodemus Cruz pagdating ng Santa Ana, puro doble po, manakbo. At yun nga po, first choice ko po, number 4, Speak Easy. At ang aking second choice, number 3, Botais and Charm. Good luck po. Race number 2 na po tayo. Start po ito ng ating Pick 6 event, race 2 hanggang race number 7. Pilracom Rating Base Class 5, Division 5, Split. Medyo pinakamababa po ata ito sa grupo ng division natin sa class rating base. Meron tayong 6 runners dito at tingin ko anybody's race. Kung may pangkapital, eh, dagdag tayo dito sa karera na to. Kasi dito sa karera po nito, eh, iba-iba na nanalo. Minsan sila-sila po naglalaban, pero iba na nanalo talaga. Dito po, first choice ko, manggagaling sa likuran. Number 3, Charlord, nasakay ni AM Bupete. Gamay po ni AM Bupete to. Kung magkakaroon ng early speed sa unahan, tingin ko mapapabor sa kanya dahil mahaba rekta ng Santa Ana. Kaya siya ang aking first choice. Second choice ko po ito, sobrang baba na sa laban. Binigay na ulit kay Dolong Villegas. Number 6, Lay Junior. Medyo sobrang baba na talaga nito dito. Pwede nang una ni Dodong to. Tingin ko kung sakasakali, baka ay una na niya to. Talagang ano yun na niya. Kumbaga, tipirin na lang niya sa unahan para makaraos. First choice ko po ulit, number 3, Charlord. At ang aking second choice, number 6, Lay Junior. Good luck po. Race number 3 na po tayo, pick 5 event, race 3 hanggang race number 7. Isa po itong Pilracom Rating Base Class 5 Division 6 and 10 split. Meron po tayong 7 runners na maglalaban-laban dito. Another lower group, medyo tumaas lang ng konti, 5 yung kanina, ngayon 6 and 10 po. At dito po, first choice ko, number 6, Happy Kid. Nasakay ni JM Estorque. Dalawang beses to nabitin nung karera. Kinabato, tsaka yun dun sa unang niyang laban. Meron na tong kabay na to. Medyo magang na yung laban, 6 and 10 na to. Tingin ko hindi na papababain pa ng 5 to eh. Kaya tingin ko dito may panalo na siya dito. Kaya siya ang aking first choice. Second choice ko po yung nakabayong Santa Ana. Ito, number 5, Big Big Brown. Nasakay ni RC Susan. Medyo lamang siya sa preba, 1.20 punto sa is. Labang lang siya ng point sa mga kalaban niya. Medyo veterano na, medyo nasasabak na to sa mga laban dito sa Santa Ana. Kaya siya ang tingin kong makakalaban itong number 6 natin. First choice ko po ulit, number 6, Happy Kid. Second choice, number 5, Big Big Brown. Good luck po. Race number 4 na po tayo. Start po ito ng pick 4, race 4 hanggang race number 7. Isa po itong Pilracom Rating Base Class 4, 16 to 21 split. Meron po tayo dito 7 runners na maglalaban-laban. At tingin ko, anybody's race din to. Talagang pag Santa Ana, anybody's race. Kasi talagang mahaba yung home stretch nila. Kahit napakalayo na ng bandera, minsan inaabot pa talaga. At dito po, first choice ko, tingin ko hindi rin ito madidihado kasi nakakiti siya. Number 6, Copernicus, nasakay ni E.G. Guerra. Medyo magang na yung laban nito, 16-21 na lang ito. Tumatakbo ito para pagkakatanda ko, 28-33, tapos 22-27. Ngayon, 16-21 na lang, parang dalawang grupo na ibaba nito. Kapag may buti na itong kabayo, tingin ko kaya na iuna ni Toy Pits to. Sobrang gaang na ng laban, sobra. Tsaka halos lahat pa ng kalaban niya, puro derimate. Kaya siya ang aking first choice. Second choice ko po dito, number 2, na tingin ko manggagaling sa likuran, Crown in My Head, nasakay ni John Paul A. Guse. Galing ito sa panalo last time, kung hindi ako nagkakamali, segunda siya nung last time na tumakbo siya. Pero tingin ko, siya ang makikita kong kalaban dito dahil siya ang malakas ang rematch pagdating ng derechuhan. First choice ko po ulit, number 6, Copernicus. Second choice, number 2, Crown in My Head. Good luck po. Race number 5 na po tayo, Pilracom Rating Base Class 4, Division 22 to 27 split bracket. Meron tayong 6 runners na maglalaban-laban dito, mga kayokabs natin. At dito po, first choice ko, number 5, Kapang Yarihan, nasakay ni Jack Hammer, Danny Boy, Kamanyero. May pwesto lang ng maaga ni Danny Boy to, tingin ko nasagasaan lang sila sa remate nito. Alam naman natin pag rumimate ito si Kapang Yarihan, dire-diretso. Tsaka
maganda tinatakbo nito, mga last time natakbo nito talaga dito sa Santa Ana. Second choice ko po to, Dihado. Isa lang sa KT, baka po kursunada nyo mga Kayokabs. Striker symbol na number 2 na sakay ni EG Guerra. Parang naliligaw na rin po ng grupo to, kaso may kaidara na po, 11 years old na po yung kabayo, pero sobrang baba po. Kung natatandaan nyo po yung mga kinakalaban nito nung kabataan nito, sila Eurasian, sila Sky Dragon, itong si Striker symbol. Kaya tingin ko may buti pa naman po ito, kasi kahit may edad na po, marami po ako nakikitang may edad na nananalo pa, kagaya nila I Love Henry. Kaya po siya ang aking second choice na napupusuan, mga Kayokabs. First choice ko po ulit, number 5, Kapang Yarihan. At ang aking second choice ito, medyo Dihado pa, number 2, Striker symbol. Good luck po. Race number 6 na po tayo. Isa po itong class 3, 40 to 46, 47 to 53 merged race. Isa po itong mixed group, kumbaga ng higher group. Meron tayong 6 runners dito na talagang tingin ko magandang laban ito. Pero dito ako sa mababa na sa laban, number 3, Hukbong Dagat, nasakay ni RM Adona. Sobrang baba na sa laban nito, sila forest cover kalaban nito. Talagang kung titignan nyo yung mga kalaban nito, sila palibasa lalaki. Kaya siya ang aking first choice. Hindi na siya makakaila dito sa karera na to, sobrang baba na. Kaya hindi po ako magtataka kung mayayamado siya dito sa karera na to. Second choice ko po, isa pong manggagaling din sa likuran, number 4, Fort McKinley, nasakay ni JG Serrano. Medyo malakas din yung nilalabanan nito, halos ka grupo na rin to ni Hukbong Dagat. Kina Stormbell po yan tumatakbo. Siya ang tingin ko magkakasabay na to sa remate. Sabay na dumadaan to, Fort McKinley. Marami po ako sinakita speed horse dito, Copycat, Arimunding-munding, tsaka itong paumintong si Dedicated Survivor. Dedicated Survivor, mga Kayokabs, medyo kaya ko lang po siya hindi na ako sunodahan this time, kasi parang medyo lumakas po yung laban niya. Pero yung huling tinalo naman po niya malakas, Wannabe tsaka Great Britain. Kaya wala pong posible, pag may pandagdag, sama po natin yan pang Dihado natin, kasi mahirap pong awatin yung nag-uumintong kabayo. Kaya first choice ko pa rin, dito pa rin ako, number 3, marami to Hukbong Dagat. At ang aking second choice, number 4, Fort McKinley. Good luck po. Last and final race na po tayo, Pilracom Rating Base Class 5, 11 to 15 split bracket. Meron tayo 8 runners dito na talagang pag dito, ito na naman tayo sa mababang grupo ng ating karera. Dito po sa first choice ko po dito, sorry mga kamaster, medyo nabulot kasi sobrang init talaga. Dito po first choice ko, number 6, Proof It, nasakay ni Jim El Shego. Angkop sa kanya yung distansya, 1,300. Baka magkaroon kasi ng early speed galing dito kay 10-10-40, Dusty Jewel, tsaka Prince John. Sigurado ako na itong mga ito ay ririmate. Second choice ko po, number 7, Ma'am Aida, nasakay ni GL Shego. Maganda po yung preba niya, 1.22.8. Tingin ko meron kaya ng na to, kumbaga mababa na sa laban tong kabayo na to Tingin ko malaki na chamba niya rito. Sasama ko na rin po, third choice, yung Mayayamado Classic Example, nasakay ni RM Adona. Another older horse po, 11 year old, na medyo maiinam pa. Kung natatandaan niyo po, dati po yung kay Sir Kuwangko, si Classic Example, na talagang malalakas naman po yung nilalabanan. Tsaka mga last time, timbang-timbang sa kwarta in the money naman po. Yun nga po, mga Kayokabs, first choice ko, number 6, Proof It. Second choice, number 7, Ma'am Aida. At pang third choice ko po, yung Mayayamadong number 5, Classic Example. Good luck po. At yun nga po mga Kayokabs, at huwag po natin kalimutang magbigay ng isang like po sa ating video. At kung may gusto niyo po magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba ng video na ito para po ma-shoutout ko po kayo sa susunod kong video. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa YouTube channel ko at sa iba pang mga kapwa ko nagtitip sa YouTube. Maraming salamat po ulit. Kung di po dahil sa inyo, mga bayang karerista, wala po kami ngayon dito sa YouTube. At yun nga po, makakaasa po kayo na magbibigay po ako ng magagandang silip at giya, na lagi ko nga pong sinasabi, tapat-tapat lang pagdating po sa tayaan. Kayo pa din po ang masusunod, dahil ito pong mga silip at giya ay mga gabay lang po namin. Asa sa inyo pa rin po ang desisyon, mga Kayokabs natin.
Yun lang po. Magkita-kita na lang po tayo sa susunod kong video. At good luck po sa ating pananaya. At meron tayong tatlong sunod na racing days pa pala. Na tingin ko sana makachamba tayo ng maraldihado at magagandang dividendo. At mahandugan ko po kayo ng mga long shot horse na pwede nating tamaan sa mga exotic or mga DD1. Kasi po ako, ang hilig ko po talaga DD1 tsaka mga pick 5, pick 6. Madalang po ako tumaya ng mga forecast tsaka double. Hindi po ako talaga kasi po small capital lang po tayo, mga kayokabs. Hindi po ako malakas manaya. Naamin ko naman po na kung discarded, yung halagang 36 lang, 48, okay na po ako, sapat na po ako doon. Pag tumama naman po, minsan malaki. Kaya po, sana po sa susunod na mga karera natin makapagbigay ako sa inyo ng magandang dihadong giya. At yun lang po, maraming salamat po ulit. Hanggang dito na lang po ulit. Ito po ang inyong lingkod, Lekim Lekim, na nagsasabing ang karera tapat-tapat lang, minsan suwerte, minsan malas fair. Pag pinagbigyan tayo na nasa itaas, huwag po natin kalimutan magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Happy weekend po and happy racing sa lahat. Sana po magsitama tayong lahat, mga kayokabs natin at bayang karerista. Good luck po and God bless mga kayokabs.